Magandang araw mga ka-agri, mga ka-farmers. Ako nga po pala si Delwin Andrade, ang inyong field technician ng Vorca Agrochem. Ngayong araw po ay tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin o paano i-install ang ating Bitag Harabas or ating Pheromone Lure. Unang-una po, i-set up po muna natin ang ating mga gagamitin na mga materyales. Una-una po, meron tayong kahoy or anong man ang mga available dyan sa inyong bukid, sa inyong farm. Kahoy, alambre, ruler, pangguhit, gunting, martilyo, plies, at higit ko sa lahat itong plastic bottle na ating gagamitin para sa bitag. Ngayon po, i-install po natin. Ipapakita ko po sa inyo yung tamang pag-install ng pheromone lure or ng ating bitag harabas. Una-una po, hanapin po natin dito yung pinaka-center ng ating plastic bottle. Kailangan po, nakagitna po siya, naka-center. At least ang sukat po ng triangle po natin ay 3 by 3 inches. Guhitan po natin yan. Inches yung lapad, tas ang kanyang taas ay 3 inches din. Yan. At kailangan po itong triangle na to ay magkatapat dito sa kabila. Bubutas din tayo dito sa kabila, kailangan po magkatapat, i-center nyo lang rin po, 3 inches, din dito sa kabila. Ayan po, dapat po magkatapat sila sa kabila po, tas dito. Ngayon, gamit ang gunting, bubutasan po natin yan. Ganun din ho sa kabila.
Yan. Sunod, yung butas, bubutasan po natin yan dito. Kailanganin po natin ng alambre at pliers. Titikol lang po natin yung dulo. Yan. Sukatin lang po natin na kailangan po nakasenter siya doon sa gitna. Yan po. Dapat nakasenter siya yung ating pheromone door. At kailangan estimate po natin na yung tubig ay at least 1 inches siya ang taas niya doon sa tubig. Cut lang natin. Titiko lang po natin yung dulo dito sa pinakadulo po ng alambre. Titiko lang natin yan. Yan, ganyan ako. Siyempre, nalagay natin yung lure. Ito po yung nakakasama sa ating binhi ng sibuyas. Ito po yung nakasama. At ito po yung kung nakulangan po kayo ng lure, ng bitag, ay meron naman po available po sa akin ito. Kontakin nyo lang po ako. At magbibigay po ako ng contact number sa inyo. Sa video ito, ibibigay ko po yung contact number ko para makontakt nyo ako or matawagan para mabigyan ko po kayo or makapag-order po kayo ng ating pheromone lure na gagamitin. Ito po siya. Tutusok lang po natin yan. Ganyan lang po siya. At pwede na po natin ilagay yan. Dito. Ayun, ganun lang po kadali. At ngayon po, i-install na po natin siya dito sa ating kahoy. Ayun, i-install na po natin yung... Tapos na po natin itong gawin. Bali, i-install na po natin siya sa... kahoy. Kailangan lang po natin ng dalawang tulos or yung kahoy natin na gagamitin at isang maliit na kahoy. Bali, ang sukat po ng kahoy na ito ay 2.5 ruler. 2.5 ruler po ang sukat ng ating tulos. At ito naman po yung pag itong maliit po na ito, ang sukat po ng maliit po na to ay 8 inches. Ganto lang po ang gagawin natin. Una, kailangan natin ng pako. Papako lang po natin yan.
sa taas. Itong ano po natin, lagay lang po natin yan dyan. Pagdidikit lang po natin yan. Bali, ganyan po siya. At yung alambre naman po, ito, lalagay lang po natin yan dyan. Sa gitna. Bali, ganito po ang magiging itsura niya. No. Una-una po ang kalagahan po na to para hindi siya mag-swing, pero malaking malakas na hangin, hindi po siya mag-swing at hindi po mababasa yung ating pheromone lures. At ito po yung finish product po ng finish installment po ng ating V-Tag. Ngayon po, ikakabit na po natin doon sa talukan at kailangan po natin ng tubig at dishwashing. Ayan mga ka-farmers, ngayon ilalagay na natin to, lalagyan na natin ng tubig. Igigilid lang natin, tatagilid lang natin siya para hindi mabasa yung pheromone lure. Iwasan po natin mabasa yung pheromone lure. Siguraduhin lang po natin na naka-center yung pheromone lure natin. At lalagyan po natin ng dishwashing. Kailangan po natin to para dito dumikit yung moth o yung tinatawag na adult ng harabas. Kahit tatlong patak, yan, tatlong patak lang. Ayos na po yan. At siguraduhin po natin na, ayun mga ka-farmers, siguraduhin lang po natin na 3 inches by 3 inches at 3 inches din po yung lapad ng triangle po natin. At ang paglalagay po ng bitag po natin ay 1 ruler. 1 ruler po. Yung taas niya sa lupa at sa plastic bottle. 1 ruler po. At ang isaalang-alang po natin sa paglagay ng bitag, harabas, ay para hindi, ganito po yung ginawa natin, para hindi po siya magsiswing. Matibay po siya. Kahit po malakas po yung hangin, hindi po siya nagagalaw. At yung pheromone lure po natin sa gitna, eh kailangan po nakasinter siya doon sa triangle. At ang sukat po ng pheromone, ang layo po ng pheromone tapos ng tubig ay 1 inches. 1 inches po. At
Ayun nga po, ganito ang pag-setup at pag-install ng ating pheromone lure or ng bitag harabas po natin para po maiwasan po natin yung paglagana po ng harabas. Ang kailangan po sa isang ektarya na paglalagay po natin dito ay 5 bitag. At kapag may nahuli na po tayo na mga harabas or ng butterfly, kailangan na po natin dumagdag ng bitag 45 to 50 sa isang ektarya. Ayun lamang po at sana po ay may natutunan po kayo ngayong araw.